Okay, so what's up guys? So ngayon tuturuan ko kayo ngayon kung paano gumagana ang ating charts pattern. Kasi madalas sa atin nakikita natin na madalas nga natin 'to gamitin, madalas natin 'to tignan pero hindi natin alam kung paano gamitin. So parang ito yung beginner's guide lang natin para sa mga beginner. Okay, katulad ng mga tao natin dito, nandito si James, Aldrin and Jolo. Ayan, tuturuan natin sila today kung paano natin babasahin itong mga ito. Okay? Kasi madalas natin ito makita sa ating TikTok page at saka sa mga ating mentors, no? Sa mga nagtuturo ng cryptocurrency and forex and stock market din. So, possible, ano nga ito? Paano ba siya gamitin? So, ngayon, papakita ko sa inyo yung tatlong kategory ng cheat sheet pattern natin. So, number one, meron tayong tinatawag na reversal charts pattern. Okay? Ito yung in-explain ko kanina kay, kay Aldrin, na meron tayong mga patterns na ganyan, reversal. So, double top, may head and shoulder, may rising wedge. Ngayon, ito lang yan. Huwag kayo malilito. Pag sinabing reversal, okay, kung saan ka galing, dun ka pa rin babalik. Yun lang yun. Huwag na kayo malito. Huwag niyong pahirapan sarili nyo. Ulitin ko, kung saan kayo galing, dun din kayo babalik. Ang sabi dito, double top. Ito yung double top. Galing tayo ng ilalim. Nag-consolidate tayo sa gitna, binasag natin yung neckline, support and resistance, kung alam nyo na yung support and resistance. Okay? After natin ma-break yung support and resistance, saan tayo pumunta? Dun sa pinanggalingan natin, which is target natin is kung saan tayo nanggaling. Tama ba yung sinabi ko? Reversal chart pattern, kung saan ka nanggaling, dun ka pa rin babalik. Now, let's move on to head and shoulders. Saan ka nanggaling? Sa ibaba. Nag-consolidate ka sa gitna, pataas. Saan ka babalik? Dun pa rin sa pinanggalingan mo. Next, rising wedge, galing ka sa ilalim, nag-consolidate ka, pa-upside momentum, pero saan ka ulit pupunta? Dun sa pinanggalingan mo. Yan po ang tinatawag na reversal charts pattern. Example, galing ka naman sa taas, pabagsak. Ano mangyayari? Kung galing ka ng taas, pababa, di dun ka rin babalik. Tatapusin mo lang yung consolidation. Example, inverse head and shoulder. Same exact thing, kung galing kang nataas, dun ka pa rin babalik. Falling wedge, kung saan ka galing, dun ka pa rin babalik. Okay? Naintindihan nyo yung reversal chart pattern, ganyang gamitin ang reversal chart pattern. Next, continuational chart patterns. Okay? Meron tayong tinatawag na continuational chart pattern. Ito lang yan. Excuse me ulit. Kung galing ka sa gitna, kung galing ka sa ilalim, okay? Kung galing ka sa ilalim, mahihinto ka lang sa gitna. Okay? Magko-consolidate ka lang sa gitna, pero continuation pa rin ang movement mo. Just like in the, kung ano yung pangalan ng category, continuational. Ibig sabihin, kung pupunta ka sa taas, galing ka sa baba, di ba? Pupunta ka sa taas, maihinto ka lang ng saglit sa gitna para mag-consolidate, pero papayagan ka pa rin umakyat. Isipin nyo na lang, checkpoint yan, okay? Pupunta kayo sa pupuntahan nyo, oops, may checkpoint, ihinto muna, okay? Ibe-verify muna yung credentials mo kung tama ba, after mo mag-comply, papadaanin ka na yan. Gets nyo? So, ganun din dito sa bullish pennant. Kung galing ka ng ilalim, magko-consolidate ka lang sa gitna, pataas pa rin ang movement mo. Naintindihan? Ganyan na ang continuational pattern. Rising wedge, galing ka ng taas, pababa. Siyempre, kung gusto mong pumunta ng ilalim, may checkpoint, hinto ka lang doon, magko-consolidate ka lang saglit, pero sa ilalim ka pa rin pupunta. Okay? So, ganyan lang. Di na natin tatapusin itong continuational pattern kasi same exact logic lang naman yan. Okay? Paulit-ulit lang yan. Ngayon, ang pinaka-paborito ko sa lahat is yung bilateral chart pattern. From the word bilateral, di nyo alam for sure. Ngayon, bibigyan ko na lang kayo ng pinaka-basic analogy kung paano yung bilateral. Ibig sabihin yan, guys, it's either make it or break it. Yun lang yun. Huwag nyo nang pahirapan sarili nyo. So, ibig sabihin, kung galing ka sa taas, no matter what, kung galing ka sa taas, baba pa yan, gitna, kung saan siya magbe-break, dun siya pupunta. Naintindihan? Ganun siya. Tingnan nyo, yung target natin, meron tayo sa taas, meron din tayo sa baba. Kasi nga, bilateral chart pattern siya. Ibig sabihin, kung saan siya magbe-break, dun ka pa rin pupunta. Kung nag-break ka sa taas, di papunta ka sa taas. Kung nag-break ka sa baba, pupunta ka sa ilalim. Descending triangle, kung na-break mo yung taas, pupunta ka ng taas. Kung na-break mo yung baba, pupunta ka ng baba. And one of my most favorite chart pattern is symmetrical triangle. Why? It gives us 60% upside momentum and 60% downside momentum. So, ibig sabihin, pag nabibreak natin ang symmetrical triangle, binibigyan tayo niya ng 60% upside and 60% downside.
So ayan, sana naintindihan nyo. Nag-gets nyo ba? Jols, Aldrin, James, naintindihan nyo ba yung ano? Yan, ganyan. Gets. Diba? Napaka-basic. Ganyan lang siya gamitin. Gaya ng chart pattern ng cheat sheet. Diba? Ganun lang siya kasimple. So now, tignan natin. Tignan natin siya sa actual charting kung magagawa natin siya. So punta tayo ng GPY, GDP. Okay? So ngayon, hanap tayo ng pattern. Hanap lang tayo ng pattern. So, boom! Nakakita ka agad ako. Symmetrical triangle. Pak. Okay, pak, pak. Ayan, symmetrical. Okay, tanggalin na natin to. Gawin natin siya ng line. And then, lagyan pa natin siya ng line around dito sa area na to. Ano ang symmetrical triangle? Sabi, ang symmetrical triangle daw ay bilateral chart pattern. Ibig sabihin, kung saan siya magbe-break, dun siya pupunta. In that case, nag-break siya sa ilalim, anong ginawa niya? Pumunta ng ilalim. Ganun lang kasimple ang chart pattern. Ganyan kasimple gamitin ang charts pattern. Ganun lang. Sana may naiintindihan kayo guys. Thank you so much for watching and I hope you're having a great day so far. That's it. Bye-bye. Peace out.